Yo, por ser aburrido en esta cuarentena, escribí un pequeño verso que estoy haciendo ahora en mi país. Dice: ayuda, paburga basa mahihirap, osa mga taxpayer din na nasusumikap o mahirap na maging mahirap, dahil na hindi mo alam kung saan ka maghahirap. Kung pagkain sa pamilya, paglagay ng silya sa harap ng bahay mo ay ipakita ang pangangailangan mo kay kapitan at kalinang nusulat sa ibang nanungkulan. Pero minsan, bakit parang hindi patas? Nabigyan na nga sila patong mga mga angas. Binigyan ng kape, gusto pa nila may gatas. Diyan mo makikita ang tunay nilang karakas. May ibang tao kasi sa tulong ay gahaman. Di na iniis na may mas nangangailangan. Yung mga tao talagang walang inaasahan. Di ba dapat sila talaga yung tinutulungan? Pero sir, kadung ko lang sana ay sagutin mo. Paano naman yung mga ibang Pilipino na walang din ng trabaho at apektado rin po humihingi ng tulong? Pero ano, pagkakait nyo na kesyo, ang bahay daw ay bato. May malaking bit, dalawang telepono. Teka ho, maiba lamang ako. Yan na ba talaga ang basihan ng entrevista nyo? O siya, gusto ko lang pong iparating sa mga kinauukulan na meron pang nalalabing oras pa kayo na darating. Ipakita nyo sa tao ba kung paano ba maging leader sa sarili nyo lugar. Tingnan nyo mga mabuti, sino ba yung garapal? Pag nakakuha ng pera, diretso sa sugal. At pag nahuli naman, ano ay mag-aatungan? Ang sabi, sir, pasensya ka na, hindi ko na po uulitin talaga. Ginawa ko lang po ito at baka palarin po ako at baka dumami pa. Kaya sana sa mga kinauukulan, buksan ang iyong mata, pagdinig at ang isipan. Piliin natin sino ba talaga ang dapat tulungan. Huwag maging bias sa kamag-anak at kaibigan. Check!